Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi, Luzon. Magandang gabi, Visayas. Magandang gabi, Mindanao. Halos 10,000 na po ang mga bagong kaso ng COVID-19 sa bansa ngayong araw na ito. All-time high na naman po ang naitalang 9,838 new cases ng DOH. Sa kabuuan, 702,856 na po ang mga tinamaan ng sakit. Kaya mag-ingat po tayong lahat, mga kapuso. Pinakamataas din mula nang magsimula ang pandemya ang kasalukuyang 109,018 active cases. Record-breaking din ang naitalang positivity rate o porsyento ng mga nagpo-positibo sa mga tinetest na nasa 17.3% na ngayon. Sa bilang ng mga gumaling sa COVID-19, 603 o 663 ang nadagdag, kaya 580,689 na ang lahat ng mga gumaling. At 54 naman po ang nadagdag sa mga namatay, kaya 13,149 na ang kabuuan. Ayon sa DOH, 7 laboratorio ang hindi pa nakapagsubmiti ng kanilang datos. Sa pag-aaral po ng GMA News Research batay sa DOH data drop, 14 na lugar sa bansa ang nakapagtala ng hindi bababa sa 200 bagong kaso kahapon. Quezon City pa rin ang nangunguna na may 856 new cases. Sa Western Pacific Region, numero uno pa rin ang Pilipinas na may pinakamaraming bagong kaso, kabuuang bilang ng mga kaso at bilang ng mga nasawi. Hindi pa kasama riyan ang mga datos ngayong araw. Maging ang quarantine facility ng Philippine National Police para sa mga pulis na may COVID-19, punuan na rin. Kwento ng nanay ng isang pulis na may COVID, kaawa-awa ang lagay ng mga pulis frontliner doon. Tunghaya natin ang eksklusibong pagtutok ni Emil Sumangil. Ito ang sitwasyon ngayon sa loob ng Kiangan Billeting Center sa Camp Crame, ang emergency treatment facility para sa mga miyembro ng Philippine National Police na nagpositibo sa COVID-19. Ipinadala sa GMA News ang video na ito ng magulang ng isa sa mga pulis na ginagamot ngayon sa Kiangan para mabigyan daw ng pansin ng anilay kakabag-habag na sitwasyon ng mga may sakit na police frontliner. Kaawa-awa ang state ngayon ng mga nagpa-positive sa COVID na ating mga frontliners. Nasa mga tents lang sila, tapos mga nakapalibot lang ng sako para lang makordon yung pinaglalagyan sa kanila. Pero walang disenteng higaan. Ang iba, naglatag na lang sa sahig. Ang iba, nagparang duyan na hammocks ang isineta para doon sa ano. Pero tabi-tabi sila. Walang disenteng pagtatrato sa ating mga police personnel. Isang pasyenteng police na nasa loob ng Kiangan Treatment Facility ang nagkwento sa amin ng kanilang sitwasyon. Kita mo makikita mo lang talaga, I'm sa swimming pool area. Puro na kami naka-ano rito, nakahiga na kami dito na naka-folding bed, yung mga ibang tropa, naka-duyan na. Wala na talaga, hindi na namin alam kung anong kainatan namin dito. Wala tayong yung ini-imagine natin na facility na magkakaroon ng division kada isang tao. Kinumpirma ni Police Brigadier General Luisito Magnaye, Director ng PNP Health Service sa GMA News, na nag-uumapaw na ang Kiangan Treatment Facility ngayon. May 55-bed capacity daw ang pasilidad na ito, pero okupado na itong lahat ngayon, pati ang triage area. Hanggang sa labasan, hindi na rin mahulog ang karayom. Pero ayon kay Magnaye, inililipat din agad sa ibang pasilidad sa Pasig at Paranaque ang mga pasyenteng pulis na may malalang sintomas. Ang facility natin dito sa Camp Crame ay only for mild to moderate cases only. Hindi tayo nag-handle dito ng mga moderate to severe. Pag dumating sa punto na yon, ito na yung mga itinatakbo natin sa mga hospital. Meron tayong triad sa area na kung saan pinoprocess natin yung ibang mga pasyente pa, na meron tayong 61 na pasyente. May mga dumarating nandito naka-PPE, kinakamusta kami, pero magkakadikip kami rito eh. Puro positive kami dito. Distributed kasi kami. Merong nasa NCRPO, merong nasa SP
komunidad. Nangako si Magdaye, sinusolusyonan na nila ang problema. Bigla, tumakta yung pasyente natin noong mga nakaraang araw. Ito yung panahon na hindi natin akalain. Kasi meron na tayong mga tinatawag na mga new variant na, na mabilisan yung paghawa ng ating mga kasama. Umaasa naman ng mga polis na tutugunan ng kanilang mga opisyal ang kanilang hinaing. Mabuti kung yung kalaban natin tao, mga kriminal. Yung sitwasyon ngayon dito sa loob, ang hirap. Hindi na namin alam kung gagawin namin dito. Paano kung may mamatay? Pinapapasok ang mga polis personnel na kaka-undergo lang sa swab. So kung may nag-positive dun sa naunang nakapag-swab, yung mga naghihintay ng swab, na-expose na sa kanila. So pag patuloy silang pinapapasok, lahat na hawa-hawa. Ang Chief PNP, De Bolsinas, ngayon OIC, Chief Eliasar, baka naman pwedeng bisitahin natin ang bawat mga sangay ng inyong PNP. Paki-address ang sitwasyon sa kilangan ngayon. Bakit ganyan ang trato ninyo sa inyong mga kapulisan? Tapos nagalit kayo sa mga nagde-defy sa gobyerno. Wala pang komento rito ang pamunuan ng PNP. Ayon kay PNP spokesperson Ildebrandi Osana, nasa higit 13,800 na ang bilang ng mga pulis sa buong bansa na tinamaan ng COVID-19. 171 sa kanila nahawa mula lang nitong March 25. 36 na ang namamatay. Emil Subangil, nakatutok, 24 oras. Matapos umapela ang Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP, pinayagan na po ng IATF ang mga misa sa darating na Semana Santa. Pero may mga kondisyon, gaya ng isang beses lang kada araw ang misa at hanggang 10% kapasidad lamang. Nakatutok si Joseph Moro. Pwede na ang misa at iba pang religious gathering ngayong Holy Week simula April 1 hanggang 4 sa mga lugar na nasa NCR Plus Bubble tulad ng NCR, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal. Ito ay matapos umapila ang Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP na payagan ng misa sa Semana Santa. Pero may karagdagang restrictions. Now, hindi lang po ito para sa simbahang Katolika. Lahat po ng pananampalataya, kasama na rin po ating mga kapatid na Muslim, mga Shinto, po pwede pong once a day, 10% capacity, April 1 to April 4. Bukod sa isang beses isang araw at hanggang 10% capacity, bawal din ang pagtitipon sa labas ng simbahan o venue. Sabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque, para masiguro daw na masusunod ang 10% na maximum capacity, kailangan raw na magpa-reserve o magpalista ng sino mang gustong sumimba o dumalo sa religious service sa April 1 hanggang April 4. Noon ang pinag-usapan yan, kaya hindi pumayag ang IATF sa 10% ay dahil nga po ang nangyayari ay pumipila sa labas yung gusto makapasok para sa susunod na misa. E ngayong once a day na lang po, sana po masunod yung reservation at sana maintindihan po ng lahat na dahil iisang misa lang, wag na magtipon-tipon sa labas ng simbahan kung wala po silang reservation at hindi na po sila makakapasok sa pangalawa, tatlong misa dahil isang beses lang po isang araw yan. Huwag na rin daw maglagay ng audiovisual system sa labas ng simbahan habang may misa o worship service. Hinihikayat na ang pag-attend sa mga religious activities sa pamamagitan ng iba't ibang online platforms. Sa kabila ng mga karagdagang paghigpit, ikinatuwa ng Catholic Bishops Conference of the Philippines ang desisyon ng IATF. Titiyakin daw ng simbahan na magpapatupad ng mahigpit na health protocols para sa kaligtasan ng lahat. Bukod sa once a day na religious event, pinayagan na rin ng IATF ang hiling ng Professional Regulation Commission na magsagawa ng licensure exam sa Mayo at Hunyo. Joseph Morong, nakatutok, 24 oras. Hindi lang po mga health worker at mga kama sa mga ospital ang kinukula. Ngayon po may biglang pagdami po ng mga kaso ng COVID-19. Nakakaubusan na rin po ng damo na ginagamit sa COVID-19 at ilang mga gamit gaya ng tinatawag na mechanical ventilator na tumutulong sa paghinga. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Mula pa noong nakaraang taon, humahawak ng COVID cases si Dr. Claro Antonio sa ilang private hospitals sa Metro Manila. Pero sa post na ito kamakailan, napaiyak raw siya habang ikinukwento na naubos ang dalawang uri ng gamot na ibinibigay sa COVID patient.
Wala na rin daw noong available na nasal cannula at mechanical ventilator na tumutulong sa paghinga ng mga pasyente. Mabuti na lang daw, nagtutulungan ang iba't ibang ospital. I was crying when I posted that. Maybe out of frustration. Dito ko nakita kung paano nagtutulong-tulungan ng mga ospital, especially sa isang area po, no? When I posted that, yung sa Facebook, no? Natuwa rin ako kasi maraming gustong tumulong. Naghanda naman daw ang mga ospital sa posibleng pagdami ng pasyente, pero hindi po namin ina-expect ito na in a month's time or in a month's time na supply namin, mauubos siya in a week because of the triple, double ng surge po natin ng cases. I hope it will not reach to the point na walang-wala na. And I hope it will not reach to the point po na, for example, may isang vial ka ng gamot and then may lima kang pasyente, kanino mo ibibigay. So sa ngayon, napoprovide pa naman po, nagagawa naman po ng paraan. Ayon sa Department of Health, mababa ang supply ngayon ng remdesivir at tocilizumab na ginagamit sa COVID patients. Ang remdesivir ay antiviral drug na nagagamit sa Pilipinas dahil meron itong compassionate special permit. Sa ngayon kasi, walang aprobadong gamot sa COVID-19 sa Pilipinas. Bagong-bagong produkto ang remdesivir, no? Yung remdesivir was actually being developed as an antiviral right before magkaroon ng COVID-19. Tapos nung nag-COVID-19 at saka siya ginawa ng clinical trials for COVID-19. Meron siyang CPR, alam ko sa US FDA pa lamang. Pero dito sa atin, hindi pa siya nag-a-apply. Ang tocilizumab naman, matagal nang ginagamit sa Pilipinas pero para sa ibang sakit. Ito ang sinasabi ng Zulig Pharma na out of stock ngayon dahil sa mataas na demand. Lumang gamot ito for mga pasyente na mayroong mga rayuma, yung mga bata, juvenile rheumatoid arthritis. Nag-aaral na iba, nakakatulong siya sa COVID-19. Kaya yung mga espesyalista natin, kasama siya ngayon sa treatment guideline. Kumikilos na raw ang Department of Health para matiyak ang supply ng dalawa. We have already communicated with Zuilig or Roach of the distributor of tocilizumab. And they mentioned in a letter formally that the stocks will be arriving March. The second most important is remdesivir. The supplier, we also talked that they have already the supplies are coming also this March. Ayon pa sa DOH, para matiyak ang supply ng gamot sa government hospitals, binigyan na ng 5 million pesos ang bawat DOH hospitals at specialty hospitals sa NCR, Central Luzon at Calabarzon. Gumagawa rin daw ng paraan ang One Hospital Command para magkatulungan ang mga ospital kapag may kinukulang sa high-flow oxygen machine at iba pang aparato. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Gustong paimbestigahan ni Senator Kiko Pangilinan kung bakit hindi lisensyado ang logistics company na gumamit ng depektibong thermometer sa pag-deliver ng mga bakuna. Kaugnayan ng mahigit 7,000 AstraZeneca vaccines na ibinalik ng Bicol sa Department of Health para suriin kung magagamit pa. Nakatutok si Leigh Alvin. Ngayong limitado ang supply ng bakuna, malaking kawalan kung masasayang lang ang 7,500 doses ng AstraZeneca vaccines na ibinalik kamakailan ng Bicol sa Central Office ng Department of Health. Ang nakarehistro kasi sa thermometer sa loob ng vaccine transport box, 4 beses na mas mataas sa boiling point ng tubig, higit na mainit kaysa sa required temperature. Nagre-record siya ng almost 400 degrees, no? Na Celsius. And that is unacceptable. Kaya chinek nila, itinawag nila yan sa atin. And this is the process that we have done. Ipikinuha natin yan uli. Batay sa kanilang preliminary findings, sira o depektibo ang temperature logger kaya maling temperatura ang nakalagay. Nasa maayos na condition din daw ang mga bakuna at mapapakinabangan pa. Tinignan naman po ng mga eksperto ng WHO at UNICEF sa logistics management. At na-test naman po nila na itong mga bakuna are still potent and can still be used. Isang box lang po ito
ng AstraZeneca vaccines na nakitaan ng ganito. For the rest that were distributed, lahat po maayos po yung temperatura. Nirekomenda ng UNICEF na gumamit ng temperature loggers na aprobado ng WHO ang kalidad para maiwasan ang ganitong problema. Gusto ni Senator Kiko Pangilina na pagpaliwanagin ng Food and Drug Administration kung bakit hindi lisensyado ang logistics company na gumamit ng depektibong thermometer sa pag-deliver ng mga bakuna. Kailangan daw itong imbestigahan at kung kinakailangan ay ipa-blacklist ang naturang kumpanya. Sagot naman ng FDA, hindi sila sangkot sa pagbili at pamamahagi ng mga bakuna. Nasa ilalim daw ito ng programa ng DOH na wala pang tugon sa ngayon. Paalala naman ng DOH sa mga vaccinator, may 10 doses kada vial ng AstraZeneca vaccine at huwag na raw subukang kumuha pa ng higit dito. Sa Region 10 Northern Mindanao kasi, mahigit sa 800 na karagdagang tao ang nabakunahan dahil sa extra doses na nakuha mula sa mga vial. Huwag daw isiping nakakatipid dahil baka kulang na sa tamang dose ang naituturok. Paalala sa ating mga vaccinators, huwag ho nating ilagay sa isip na makakatipid tayo kapag tayo ay nakakakuha ng more than 10 doses. Basta ang usapan natin, 10 doses per vial. Pagka natapos na po natin, you can dispose of that already. Lay Alves, Nakatutok, 24 Oras. Good evening mga kapuso! Mula sa pagsunod sa mga health protocol hanggang sa mga gamit na dadalhin, todo prepare na si Heart Evangelista para sa lock and taping ng upcoming series niyang I Left My Heart in Sorsogon. Ano-ano kaya ang kanyang mga must-have sa taping? Yan ang chika ni Nelson Canlas. Halos 3 na raw hindi nakakagawa ng serye si Heart Evangelista, kaya sobrang excited na siya na simulan na ang I Left My Heart in Sorsogon. Nakakasa na raw ang lock-in taping sa Mayo. Pero nakakaranas pa rin ng anxiety si Heart dahil sa pagdami ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa bansa. Kaya naman masusi raw ang kanilang paghahanda mula health protocols, pati na ang creative side ng serye. I've been preparing, because it's, you know, I've been watching movies, slowly watching again Korean novellas. I've been also, you know, fixing my wardrobe because my character is almost like me. And so lahat ng mga dati kong mga gamit nilalabas namin sa archive for arranging everything from accessories. Isa sa kanyang mga magiging leading man ay ang bagong kapuso na si Richard Yap. Hindi pa raw sila nagmi-meet in person, pero marami raw siyang naririnig na maganda tungkol sa magiging kapareha. Pina-finalize na rin kung sino ang magiging second leading man niya. I recently did a Zoom meeting and we did like a screen test where I met different actors. Ang gagaling nilang lahat, so I think they're having a hard time choosing. Bukod sa magandang istorya ng I Left My Heart in Sorsogon, excited na ang kapuso Queen of Creative Collaborations na ipakita ang ganda ng tinatawag niyang home nila ng asawang si Governor Cheese Escudero. Yung mga recently developed na mga lugar that Cheese worked on, like the library is so beautiful. Definitely I feel that's going to be one of the scenes. Hopefully pati yung coastal road. Madami yung mga beach, pili farms, mga ganyan. Handa na rin daw ang kanyang titirahan sa locking taping. Ano kaya ang importanteng dadali ni Heart? I spoke to the owners of the hotel if they can allow Panda to be with me. I cannot live without her. So, Panda definitely won. I definitely need speakers because I need my music. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Ayon po sa isang kumpanyang nakabase sa Estados Unidos na ang pangalan ay Similarity, may mga indikasyon na yung mga bagong construction ng China sa Zamora Reef ay inaangkin din ng Pilipinas. Yung Zamora Reef, yung mga barko naman ng China na hindi pa rin umaalis sa Julian Filipirip nitong Nobyembre pa raw pala na mataan doon. Nakatutok si Chino Gaston. Sa videong ito na ibinigay sa GMA News na isang source, makikita ng malapitan ang mga naglalakihang barkong China sa Julian Felipe Reef sa West Philippine Sea na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ito ang napakaraming Chinese fishing vessel.
Noong unang linggo ng Marso raw napuna ng National Task Force on the West Philippine Sea ang mga barko at ngayon ay patuloy na minamanmanan ng Philippine Coast Guard. Pero ayon sa satellite imagery mula sa US-based tech firm na Simularity, noong Nobyembre pa lang noong nakaraang taon, may mga namataan na doong mga hinihinalang barko mula sa China. Pagsapit ng Disyembre, nasa 20 barko na ang dikit-dikit na nakadaong. Sabi ng Simularity, sa ganitong posisyon, imposible raw na nangingisda ang mga barkong ito. Ang mga barkong yan, dumadami pa ng dumadami. At sa pagsapit ng Marso, umabot na daw sa 200 barko ang nasa Julian Felipe Reef. Ilan daw dito ay posibleng mga Chinese Coast Guard vessel. Kuha naman noong March 23 ang mga larawang ito mula sa Maxar Technologies. Sa mas malapitang larawan, mababa na ag kung gaano sila kalaki. Sa isa pang pagsusuri ng Simularity, ipinunto nila ang mga pagbabagong ginagawa ng China sa Subi Reef. Mula noong Nobyembre ng isang taon, may mga naganap daw muling construction ngayong Marso. May indikasyon din daw ng paghahanda sa agrikultura o kaya'y posibleng pag-aayos sa isla o land reinforcement. Naghaina ng protesta ang Pilipinas laban sa China at sa isang pahayag, sinabi ng gobyerno na dapat umalis sa mga fishing vessel sa karagatan ng Pilipinas. Iprinotesta rin ito ng Vietnam na may inaangkin ding teritoryo sa Spratly Islands. Muling iginiit na tagapagsalita ng Vietnam Foreign Ministry na may sapat na legal na basihan at historical evidence ang Vietnam para igiit ang soberanya nito sa Spratlys alinsunod sa international law. Ayon sa maritime law expert, banta sa stability at seguridad sa rehiyon ang kilos ng China sa Zamora at Julian Felipe Reef. In a way, that has really emboldened China to take actions that can be provocative, knowing that Duterte will not do anything afterwards. They also know that by extending Duterte these kinds of favors like the vaccines, no, offers and promises of assistance, he basically also withholds from taking any actions against them. Tingin ni dating Senior Associate Justice Antonio Carpio, dapat bumalik ang Pilipinas sa tribunal para panagutin ang China. We have filed an arbitration case. China did not declare war against us. If it's a legal case you file, they cannot use force in to respond to that. So we should stay in the legal process and escalate the legal process. This is a lawfare. This is not warfare. Ayon sa AFP, nakausap na raw nila ang kanilang Chinese counterparts at ipinarating ang hiling ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na lisanin na ng mga Chinese ang Julian Felipe Reef. Ang palasyo, umaasang aalis na lang ng kusa ang daang-daang fishing boats ng China. Tinanggap na rin daw ng Pangulong Duterte ang paliwanag ng Chinese ambassador. Ang sabi ng China, nandoon lang yung kanila mga mangingisda dahil daw po they were seeking refuge from bad weather. So sana po lumipas na yung bad weather. At in the spirit of friendship, inaasahan po natin na hindi mananatili doon. Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Gumasto sa swab test para makauwi sa probinsya pero paso pala ang resulta kaya napurnada. Daingyan na maraming biyahero na nalilito na dahil sa magkakaibang requirement ng mga lokal na pamahalaan. Nakatutok si Chino Gaston. Sa sahig ng terminal building ng pier sa Manila North Harbor, natutulog ang mga stranded na pasahero pa Zamboanga City. Mga karton lang ang pansalag sa lamig ng simento. Ceiling fan lang ang panlaban sa mainit na hangin sa pantalan. Isa sa mga na-stranded, si Magdalena Patria. Paso na raw kasi ang kanyang swab test na kanyang nakuha noong March 22, kaya hindi rin siya pinasakay. Wala na rin daw siyang perang pambayad ng bagong swab test. Balak niya na lang na iparifan ng kanyang ticket at sumakay ng bus pabalik ng probinsya. Pero nawala daw cash. Walang pera pa. Mahal ng swab, 4,800. Tapos makuha o okay, kuha uli. Ano eh, kuhan ko kayo? Wala na, ubus na yung pera ko. Isang Zamboanga City sa mga LGU na humihingi ng negative PCR swab test o antigen test sa mga paparating na pasahero. Ang ilan sa mga kasamahan ni Magdalena, nag-rebook na ng ticket sa susunod na biyahe sa April 4. Pero sabi ng Philippine Coast Guard, papayagan lang makasakay kapag nagbigay ng waiver o sulat ang LGU ng Zamboanga na pwede na sila umuwi. Ang sabi naman daw ng mga shipping line sa kanya, hindi daw sila nagkulang sa pagpapaalala sa mga pasahero ng mga requirements sa biyahe. Nasa kanila na yun, kung
sa mga bus terminal na may mga biyaheng probinsya, nakapaskil ang mga travel documents na kailangan. Isa-isang chine-check ang mga dokumento ng pasahero bago pasakayin. At sa loob ng bus, may physical distancing at mga plastic barrier. Ang ibang bus companies naman, hindi na tumatanggap ng pasahero at cargo lang ang isinasakay. Chino Gasto nakatutok, 24 oras. Bago matapos ang Marso, magtuturok na po ang ilang ospital ng pangalawang dose ng bakunang CoronaVac ng Sinovac sa kanilang mga healthcare worker. Pero may ilang hindi muna makakasali sa bakunahan matapos tamaan ng COVID-19. Nakatutok si Ian Cruz. Pinilahan ang pagbabakuna ng CoronaVac ng Sinovac Biotech sa San Lazaro Hospital na umpisahan ng rollout ng mga bakuna. 178 healthcare workers ang first batch na nabakunahan na ng Sinovac sa ospital noong March 3. Kaya naghahanda na ang mga ito para sa second dose sa March 31. Pero 39 dito, hindi pwedeng mabigyan ng second dose ng Sinovac dahil ang ilan sa kanila tinamaan ng COVID-19. When they received the vaccine po, lumabas ang results nila, positive po pala sila. And may symptoms sila, so na-admit po sila. Some of those who received the first dose, naging overconfident po, complacent po, kasi they thought all the while, porque may first dose na po, may isang dose na protected na sila, sir, so hindi po sila nag-ingat. Ayon kay Dr. Nympha Putong, na infectious disease specialist ng San Lazaro, agad na ibibigay ang second dose ng Sinovac kapag gumaling na ang mga staff nila. Pwede naman daw itong ibigay hanggang 42 days matapos ang unang dose. Yan ay kahit nakasaad sa emergency use authorization ng FDA sa Sinovac na dapat ibigay ang second dose 4 linggo matapos ang unang turok. Ang mga nabigyan ng bakuna ng AstraZeneca naman na nag-positive sa COVID-19 may hanggang 3 buwan para sa second dose. Ayon sa mga eksperto, magiging ganap na epektibo ang bakuna 2 linggo matapos ang second dose. Pero di ibig sabihin hindi na magkaka-COVID ang may bakuna o hindi na siya makakahawa. Ang pinipigilan lang kasi ng bakuna ay ang maging severe o matindi ang epekto ng COVID sa tao. Sa East Avenue Medical Center, sa darating na Lunes Santo hanggang Miyerkules Santo ang turukan ng second dose ng Sinovac para sa higit 1,000 healthcare workers nila. Tinatayang 10 healthcare worker ng East Avenue Medical Center ang hindi matuturukan ng second dose ng CoronaVac matapos tamaan ng COVID-19 ang kanilang bakuna, back to zero. May bago pong guidelines na inilabas ang Department of Health na kung sino man ang nag-positive, sila po ay mag-defer for 90 days bago po sila mabakunahan ulit at back to zero po yung kanilang bakuna. After 90 days po, magsisimula po ulit tayo sa first dose of vaccination. 1.7 million ang healthcare workers na dapat maunang mabakunahan. Kaya ang dumating na 400,000 doses na Sinovac, ilalaan daw muna sa healthcare workers sa NCR Plus Bubble at sa Cebu City at Davao City. Sa Lunes, darating naman ang 1,000,000 doses ng Sinovac na binili na ng pamahalaan sa China. Kasama pa rin po yan kasi 1.7 million po ang health workers natin, no? So hanggang hindi pa natatapos yung 1.7 million, no? Sila pa rin po ang priority, no? Pero antayin po natin ang sasabihin ng NITAG kasi baka naman po pag dumating na yung 1 million na binili natin, may plano po talaga na isabay na yung mga economic frontliners na po pwedeng kumuha ng Sinovac. Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Po ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mike Enriquez. Ako po si Ato Maraulio. At ako po si Vicky Morales. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita. Nakatutok kami, 24 oras. Good news mga kapuso, maaari niyong mapanood ang 24 oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.